Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, makikita natin ang hindi pagtanggap sa ating pong Jesus Nazareno sa kanyang sariling bayan. Dahil sa mga iniisip, dahil sa mga panghuhusga sa Kanya. At isa itong panawagan sa atin na sa kabila ng lahat ng maaari nating maisip at makita ay tinatawag pa rin tayo ng ating Poong Jesus Nazareno sa pagbubukas sa Kanyang salita, sa pagbubukas sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama. Para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mag-say po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan yon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay.
Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin sa tuwina. Ika'y aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal, magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?
at siya'y ayaw niyang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang sa lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus sa mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Bukas ba tayo sa mga pagkakataong nagpapakilala ang Diyos? Narinig po natin sa mabuting balita na yung mismong mga taga-Nazaret, mga kababayan ng ating pong Jesus Nazareno, ay hindi siya tinanggap. No? Kung tutuusin, wala pa nga dun sa kanyang ipinapangaral. No? Hindi katulad ng sa nakikita natin, yung ibang mga eskriba at pariseyo, hindi tinatanggap at kinukontra pa ang ating mahal na poon sa kanyang mga sinasabi. Pero sa bayan ng Nazaret, wala pa siyang nababanggit. Nauunahan na ng panghuhusga. Ang sabi nila, sino ba to? Hindi ba't kilala natin itong karpintero? Bakit ngayon, pagbalik niya dito, matapos ang ilang mga panahon na siya'y patungo ng Jerusalem, eh nangangaral na siya. Pinangunahan ng paghuhusga. Hindi man lamang pinagbigyan. At ano ang tugon ng ating mahal na poon? Kung ayaw ninyo, huwag nyo. Hindi na siya nangaral dahil sa mga nanghusga. Sapagkat sa huli rin naman, hindi naman siya tatanggapin doon. Mga kapatid, ito pong bahagi ng kwento ng buhay ng ating pong Jesus Nazareno ay paalala sa atin ng dalawang bagay. Una, yung pagiging bukas sa Diyos. Kasi marami siguro sa atin, pamilyar na, masyado nang nasanay. Pag may hinihingi, binibigay. Kapag may idinadasal, nangyayari. O minsan, yung mga bagay na paulit-ulit na nangyayari sa atin. No? Dito tayo, araw-araw na nagsisimba, tuwing Biyernes, tuwing Linggo, nagdedebosyon, pipila sa papugay, na para bang hindi na natin nabibigyan ng halaga ang mga bagay na ito. O minsan, nakikita lang natin yung ating Diyos, yung kabutihan ng Diyos sa mga mabubuting bagay na nangyayari. Pag may problema na, para sa atin, wala na yung Diyos. Pag may problema na, tapos walang solusyon agad-agad, magagalit tayo sa Diyos. Paalala po ito na muling kilalanin at maging bukas sa pagpapakilala ng Diyos sa ating araw-araw na buhay. Ang Diyos nagsasalita kahit sa mga hindi nasagot na panalangin. Ang Diyos nagsasalita sa mga pinagdaraanan nating problema. Ang Diyos nagsasalita sa mga bagay na sa tingin natin ay masama para sa atin. Pero nangyayari pa rin. Ang Diyos nangungusap sa atin sa lahat ng pagkakataon. Baka naman pagbigyan din natin siya. Baka naman kailangang lawakan pa natin yung kanyang paghahanap sa kanya. Kasi baka nagpapakilala siya,
pero hinuhusgahan na nating wala siya. Kasama po nito yung pangalawa, yung pagiging bukas sa kapwa. Tinanggihan si Jesus dahil siya'y hinusgahan. Binabaan ang tingin. At hindi po bago sa atin ang karanasan na ito. No? Minsan, makaangat lang tayo sa buhay. Napakamatapobre na natin. No? Ang tingin sa mga naiwan, tamad. Ang tingin sa mga naiwan, masama. O minsan, pag tayo'y naging mabuti na, nakapagbago na tayo ng buhay at lahat, yung tingin natin sa kapwa nating may nagawa lang masama, wala nang pagkakataong magbagong buhay. Para bang hindi niya rin kayang magbago. Pero paalala, kung tayo nga nanggaling doon, ba't hindi natin pagbigyan ang ating kapwa? Kung tayo nga may mga pagkakamali pa rin, bakit hindi natin pagbigyan ng ating kapwa at pakinggan siya? Baka dun sa mga minamaliit natin, nagpapaalala at nagsasalita rin ang Diyos. Kaya magandang balikan sa unang pagbasa. No? Inihalintulad sa sulat ng mga Hebreo, minsan yung mga pinagdaraanan natin sa ating mga pagkakamali at pagkukulang, inihahalintulad sa isang amang nagpaparusa. Siyempre, ang Diyos, sa totoo lang, hindi naman niya nagpaparusa eh. Tayo ang nagpaparusa sa sarili natin. Pag pinili nating lumihis sa Kanya, pag pinili nating lumayo sa Kanya, tayo yung nakararanas ng epekto nun. Pero sana magising tayo sa katotohanan na hindi makabuluhan ang buhay kung tayo'y palayo na lang ng palayo sa Diyos. Kaya ano ang daan pabalik? Lumakad sa daang matuwid, magpakabanal at sikaping makasundo ang inyong kapwa. At bahagi po doon ay ang pagbubukas sa kalooban ng Diyos, pakikinig sa tinig ng Diyos, pagpapahalaga ng kapwa. At ito po sana ang ating ipagpanalangin sa patuloy ng pagdiriwang ng banal na misa. Na laging maging bukas ang ating isip, ang ating kamalayan sa Diyos at sa kapwa. Baka mamaya, nandoon yung mga hinihingi nating panalangin, hinihingi nating paglilinaw sa Kanya. Mahal na poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Tinanggihan si Jesus ng sarili nilang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos ng may katapatan at isabuhay ito ng may pananalig. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya, manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tiyaga at hindi maghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay,
Naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na patuloy na nagiging tapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang walang sawang paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilhot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan po ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw po ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo. At isubo po sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin, siniyas at mo ako at alam ang aking puso. Walang maililihim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit iyon na itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y dilingin. Alam ko nasa tabi kita.
Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banda po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim po ng alert level 1. At sa oras po na makaramdam ng sintomas, agad po na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19 at agad-agara na po tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos po ng pagbibisik, mangyayari lamang na maupo muna po ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo na inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po na kapag tayo ay nagdiriwang ng mga banal na sakramento, nagdarasal at nagdedebosyon sa loob at sa paligid ng simbahan, ay kinakailangan pa rin pong maayos na nakasuot ang ating mga face mask. Siguraduhin natatakpan nito ang ating mga ilong at bibig at hindi tinatanggal o nakalaylay lamang ng hindi kinakailangan. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating mahapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Maaari na pong lumabas ang mga nakatayo sa gilid at likod ng ating simbahan. Panatilihin lamang po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maaari na rin pong tumayo ang mga nasa unang grupo sa gawing kaliwa po ng ating simbahan.